Hello guys, welcome back to my channel. This is Marlyn Arias, Margin Vlog TV. And for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-update ng ating mga tax. At bago tayo magsimula, meron akong i-shoutout. So, shoutout pala kay Kuya Alex dyan sa Saudi. Maraming salamat po sa pagbili niyo pala sa akin ng aking ring light. So, sobrang tagal na nun. Ngayon ko pala po na-shoutout. Tsaka, hindi ko pa po siya masyadong nagamit kasi dito pa ako sa tindahan nag-vlog kasi diretso siya sa araw kaya mas maganda yung kanyang reflection. So siguro magagamit ko yung pag nasa kwarto ako kasi madilim kasi sa kwarto, mas madilim. Iba kasi yung reflection sa araw. So maraming salamat po kaya Alex po sa pag-sponsor po sa akin ng ring light. At maraming salamat din po sa bagong opportunity na ibinigay niyo po sa amin ngayon. So, thank you so much po at ububutihan po namin yun. And shoutout na din sa mga OFW. Thank you so much sa mga nag-subscribe or sa mga laging nakasuporta sa aming channel. And bago natin sisimulan ang ating pagtuturo kung paano mag-update ng ating mga tax, sisimulan natin ito pagkatapos ng ating intro. So yun na nga mga kamargin na pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano mag-update ng ating mga tax. So kailangan natin mag-update ng ating mga tax. Kung kayo ay na-notify na ni Google, ang notification ni Google ay ganito. When will my tax info be available? You'll receive an email notifying you when your U.S. tax documents are available online starting January 2022. These documents may be helpful for requesting a tax refund, credit, or other local tax benefits were eligible. If you have not yet submitted your U.S. tax info or need to make an update, please do so by December 20, 2021. This allows Google to calculate your correct tax withholding rate and if eligible, refund any differences. So mga ka-merchant, ang ating pag-update ng ating mga tax ay hanggang December 31, 2021. So kung ikaw ay hindi pa napadalhan ng notification ni YouTube, ay kailangan mo mag-login doon sa Google AdSense mo at huwag muna hintayin na mag-notify si Google sa iyo kasi medyo busy siguro si Google at hindi lahat ay napadala ng notification. So mag-login ka na lang sa Google AdSense. So tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng ating mga tax. So, pupunta na tayo sa ating pag-update ng ating mga tax. So pinakauna mga ka-margin, pag nakapasok na kayo sa inyong mga Google AdSense account, pag may nakikita kayong payment dyan sa baba, click payments. Pagkatapos natin maklik ang payments, mag-scroll down tayo sa baba, meron tayong makikita ang manage settings. So pag nakita mo yan, pindutin mo yung manage, tapos scroll down, makikita mo din sa baba, meron ding payment profile. So, click edit. So, merong lapis dyan sa tabi ng United States. Pipindutin mo yan. So, pagkatapos mo mapindot yan, yung lapis na yan, may makikita ka sa baba na tax info. Tapos, pipindutin mo ang tax info. Pagkatapos mo mapindot naman ang manage delivery preferences. So, makikita mo dyan sa taas, meron dyan bilog. Bilog dyan, pipindutin nyo yung bilog na yan. So, yung bilog na yan, so magiging blue yan. Pagkatapos mo yung mapindot, pipindutin mo lang sa baba, agree. So, mag-a-agree ka or i-accept mo yung paperless na yan. So, pagkatapos nyan ay pipindutin mo ang update delivery preferences para ma-save niya siya. So, okay na yan. Na-save na yan. So, ganyan ang pag-update ng ating mga tax. So, sana meron kayo natutunan sa akin tinuro sa inyo ngayon. So, napakadali lang ng pag
update ng ating mga tax. So, kailangan talaga natin mag-update para sa 2022 ay hindi na tayong problema. So, habang maaga pa ay i-update na natin. So, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to our channel. Pindutin nyo na ang subscribers button dyan sa baba at pindutin nyo din ang bell button para updated kayo every time na meron kaming i-upload na bagong video. Don't forget to love yourself so you can take care of yourself and loved ones. Yeah, thank you so much for watching. Bye-bye. I love you. Bye.